Pababa na nga ang reproduction rate o bilis ng pagkalat ng COVID-19 sa NCR ayon sa OCTA Research Group. Sa kabila nito, hindi pa rin mapigilan ang pagdami ng mga nasasawi sa COVID-19 sa bansa na ngayon ay nagpas 10,000 na. May report si Joseph Moro. Pumalo na sa mahigit 10,000 ang kabuong bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa Pilipinas. Halos 2% yan ng kabuong bilang ng COVID cases sa bansa na pumalo na sa 505,939. At sa kauna-una pagkakataon, nakasama sa mga lugar na may pinakamaraming COVID-19 new cases ang Zamboanga City at Kalinga. Tanging Quezon City na napasamang lungsod mula Metro Manila. Kung sumipa raw ang kaso ng COVID-19 noong January 6 sa National Capital Region o NCR, ngayon tila kumakalma na yan, sabi ng grupong OCTA Research Team. Base raw sa datos noong nakaraang 2 linggo, kita na bahagya pa ngang bumaba ang mga kaso sa NCR. Ang pinangangambang holiday surge hindi naman daw ganun kalala. Pero hindi pa raw batid kung anong epekto sa mga numero ng pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Bagaman tingin nila hindi ito magpapakita ng surge o lubhang pagtaas. Sa ngayon, pababa pa ang reproduction rate o bilis ng pagkalat ng COVID-19 sa NCR na nasa 1.07 mula sa 1.08. Sa Pilipinas, bumaba daw 1.13 ngayon galing sa 1.15 kahapon. Ayon kay Professor Guido David, pwede naman daw na ilagay na sa ilalim ng new normal ang ilang mga lugar sa bansa tulad ng plano ng gobyerno, pero dapat daw ito lamang yung mga low-risk areas talaga. Kahit doon, dahan-dahan daw dapat at para sa mga malalaking syudad na takaw outbreaks, dapat daw masigurong kontrolado ang pandemya, lalo pat paparating na ang bakuna. Samantala, sabi ni Metro Manila Council Chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivares, sabay-sabay daw ang pagbabakunang gagawin ng mga syudad sa Metro Manila sa Pebrero. Sa Metro Manila po, simultaneous po yan. Wala pong mauuna pong syudad. Simultaneous po i-implement yung ating vaccination. Kaya nga po lahat po ng LGU sa Metro Manila, naghahanda na po lahat ng aming vaccinator. Pati po yung ating logistic, pati kung saan po magkakaroon po ng vaccination center, ay hinahanda na po yan ng ating pong LGU. 30% daw ng populasyon kada syudad ang babakunahan kontra COVID. Uunahin ng mga frontline workers, mga matatanda at mga nasa vulnerable sector. Ang mga matatandang bawal lumabas ng bahay, sasadyain daw para mabakunahan. Lalo na po yung mga vulnerable, yung mga matanda na hindi po makalabas ng bahay, dapat puntahan po sila sa bahay nila. Joseph Morong, GMA News.